daming damage. Kalaban mo, gusto mo mag-build ka agad dito ng defensive item. Daming ibabato. Gusto nila parusahan si Chooks. Oo. Gusto nila parusahan si Chooks. Gusto nila parusahan ang Xborg. Anyone who would try to go in. Yes. Kasi yung damage talaga dito onto Arch. Pero pag sila nasyutan, nang inyang overturn, ayun lang. Tagilid ang vapor nila. Yan nerf talaga. Yan nerf talaga. Pero kakaibang Kimi to para sa side ng Team Doggy. This is a Kimi mid lane with two heroes. Luffy, actually, Chango ang gagamit na support. Nagme-make sense nga naman talaga dahil nga ang Chango, yung ultimate niya sa early game, napakasakit. Napakasakit. So, kung titignan mo, mauuna ang Doggy dito on rotation. Rotation yeah. On getting the buffs. The buffs. Oh. Ayan, nakuha na ni Renegade. Identify pa nila pati yung Crab Queen. Ang laking lead kagad nito para sa Team Doggy. Ngayon pa lamang dumidikit sa buff dito ang Team Chooks. Tapos ang ginawa ni ni Thumbs, he went for the bug dead. Para masabayan yung bilis ng rotation dito nila Doggy. Pero sila Doggy, ang advantage ulit, yung cut. Yes. Na yung cut. And actually, mabilis to para kay na Doggy. And this is two teams. Actually, sina Doggy lang ang kukuha ng Crab Coin dito. Medyo matatagalan. Sina paring Arts and si paring Oh My Venus. Si Oh My Venus pala ang X-Borg. What? That's big, no? Kakaiba to, kakaiba. Kasi nga si Chooks nga yung magiging hailas eh. Yes. Alright, mga Chooks. Matayin natin ah. Silimin natin dito. Oh My Venus. Wala pang last insane dito pero the burst is really coming in from Arts. Iba rin talaga si Arts, no? Iba talaga si Arts gumalaw mga kaibigan. Alam mo di ako magulat kung mascout to sa pro team, no? Sakit, masakit. Masakit. So eto ha, ladies and gentlemen, lumalamang ang Team Doggy in terms of rotation. Oo. Kaya lang, yung Team Chooks, nabawi nila ng onte kasi nakuha nila yung first blood. Yeah, lumaban ka agad. Oo, lumaban ka agad. Again, kapag ikaw ay nag-level 4 na tapos score ka, merong possibility na pwede mong i-tower dive yung kalaban mo, lalo na level gap siya doon sa mga safe lane. Yeah, at nagkamali. Yeah. Oo. At nagkamali sila doon. Mababasa mo si Renegade Jay. He was successful in disrupting Oh My Venus there on taking that map. Na-reset ka agad yung map na to. Tira calling in for the barbell. Auto Chooks. Okay, mahuli ata si paring Chooks dito. Ayun na. Pulado ka agad, ladies and gentlemen. At sabog ang kabayo dito. That ayun. Will be the Kimi getting Chooks 0-1, mga Chong. At yun yung sinasabi ko, paring Manji, na paparusahan nila si Chooks. Oo. Dito. Ang taas nung kanilang backline damage. Correct. Kimi, Chango, kasama rin ang Lunox. I just wanna mention, pero all that on. Oo. Okay, steady lang. Sige, mentionin mo lang, Weshi. Okay, I just wanna mention, bakit ba nauuso ngayon yung mga mage support, no? Talon muna dito si Burn. Ito is gonna be the Hurricane Dance coming in from the Akai. Pero sunap ka agad yun ang Rush Umbrella. Still, ayan, the kill is completed. Grabe, no? Na, kung papansinin mo yung lineup ng Team Doggy dito, ang dami nilang binabato. Dami nga. Madami talaga. Ang dami, dami. Mga kaibigan, hindi pa kasama Lunox doon. Hindi pa kasama yung Lunox doon. Lunox doon. Yun yung inaalala ko. Papalambutin at papalambutin nila si Chooks dito. Yeah. Ang gusto ko lang bagitin, bakit nauuso itong mga mage? Oo. Mga mage support, no? Chango, Valor support. Oo. Eto kasi guys yung principle, guiding principle on deciding yung uy, lumabas pa rin si Soraya Bad. And that's gonna be Oh My Venus. And he will get the execute after that last insanity. Pero Renegade, he will get the chase down. He will duel up. Ang daming binabato kasing dami ng bashers. Grabe, that's... no? Tignan natin, meron nga yung overturn na gagalap dito. Si Arts will get the redemption kill, but the Akai will go for the 1000 powder. The stun won't connect. Chooks is here. Magsa-psycho 1 lang yung dalawang team natin. They just want to get the crab. Yeah. Tignan natin ngayon, pero makukuha ni paring Arts. Pero Kuya Shin, kagaya ng sinabi mo sa mga binabato dito ng Team Doggy, wala kang matatakasan. Wala matatakasan. And again, yun nga, ang guiding principle about mage supports, pag mataas ang base damage ng isang hero, oo. Pwede mo siyang i-mage. Yeah. Pwede mo siyang i-support. Pwede mo siyang i-support kasi ang ibig sabihin kasi ng mataas na base damage, guys, level lang ang kailangan mo. Di mo kailangan ng gold. Oo, correct. Di mo kailangan ng item. Correct. Kasi hindi nag-i-scale. Mataas lang yung base damage niya. Mataas yung damage niya, may item man o wala. Kaya support kasi hindi kailangan ng masyadong gold, di ba? Yes. Mga support. Gucci ka dyan, pero naku po. Team Doggy, Kuya Shinbu, wala na silang pakialam kung mage support ka. Yeah, ang pakialam nila, saluin mo lahat ng bala yeah. Na binabato dito ni Kimi at binabato ni Chang'e. Yeah, pero close pa rin yung laban natin, Manjin. Oo nga. Arts here is still delivering. We are just sitting at around 11,000 gold mark. 4 minutes in, there's gonna be the ping onto the turtle. At unang pumuesto doon ay ang Team Doggy. Guys, this is still Team Doggy versus Team Chooks. Kaya pa to. And of course, anytime it will be decided sino ba talaga ang mananalo sa dalawa because is already the game 3. Tignan natin ha, dahil nakuha ata ng Team Doggy dito ang turtle, paring Shinbu. Sa lineup kasi ng Team Chooks, napakagandang counter nitong lineup ng Team Doggy doon sa
sa Glorious Pathway. Sa Glorious Pathway, tingnan mo naman. Tingnan mo, grabe oh. V, no? Oh. Gumagawa sila ng V. Kumbaga kahit tumakbo ka ng pasigsag, tatamaan ka pa rin ng bala. Kaliwa kanan. Kaliwa kanan. Matatama pa rin sa'yo, and that is the thing. But if they're able to penetrate here, the ranks of Team Doggy, then they can punish that one meteor on that arts getting the kill onto the Akai. Mga kaibigan, sino pang susunod na hindi nila bibigyan ng buhay, you get Luffy here. Onto the backline, walang ultimate si Doggy din. Yes. And now they will not throw anything against the ranks of Team Chunks. Sa tingin ko, parang Shinbo, pagkakaiba nitong lineup ng dalawang teams, yung Team Doggy, lahat ng tira nila ay paharap. Paderecho. Yeah, habang sa Team Chooks, pwedeng paikot. Pabilog, kasi pwedeng no? Pabilog. Uh-oh. Ying Yang Overturn plus the Last Insanity, and the Blazing Duet. Real talk lang ha, funny it is, Oh-oh. I think ang main enabler ng Team Chooks, Chooks talaga. Si Chooks ang ano eh, no? Initiator. Oh, itong Team Doggy guys, malakas yan pag nakatambay ka sa harapan nila. Ah, oo. Pero pag yan nadikitan mo, Chango, Lunox, pati yung Imi, pag yan nadikitan mo, okay na eh. Oo, and what you need is access to heroes. Yes. Ang isa nagbibigay nun, si Hylos, Glorious yes. Pathway. Pero kasi may sagot yung Team Doggy, pare. Oh. Sa Hurricane Dance, kapag lumapit dito ang side ng Team Chooks, i-Hurricane Dance lang nung Akai, lalayo na kagad. Yabi. So paunahan din talaga ng skills itong dalawang team natin. Ganda ng ult ni Chooks doon, mga kaibigan. 6-5 para sa laro natin. Mag-ano 1k gold lead para sa side dito ng Team Doggy. Bru kasama rin, ay si Gravesu kasama si Arts. They're gonna be forcing out the arrival mula naman kay Burn, and the siege will be carried on, or rather the push will be done on the mid lane. Grabe, ang daming binabato. Mga roster, mga kaibigan. Na binabato ni paring Doggy. Oh, pero ito, oh, pumayong kaibigan. Mahuli ata dito ang Lunox, pero she will pop the brilliance. Makikita natin si paring Burn dito. He will go for the second skill. Pero mahuli dito ang kabayo! Alalim ni Tira, mga kaibigan, hindi pa tinawag si Barbiel. You got Burn here onto the side, and also an available Hurricane Dance dun kay Akai. Ang gagawin, a ping again once more, and a target objective here on the turtle. Psycho lang sa dalawang team. Parang kumbaga sila ang nag-finals dito. Parang kumbaga 250k ang nakataya. Yabi. Pero fighting pride lang talaga. That security na ginawa dito ng mga taga-team Doggy. A kill as well on to Gravesu. Pero atong pa rin si Arch. Mega kill and a blazing duet on top of Jukes Aura. Luffy on the side. May ginagawa siya. It's gonna be his ultimate. He wants to go for the first kill. Walang tinamaan. Nakita si Arch sa may gitna dyan. Pero I think that's it. That's a winner for the side of Team Jukes. Napakagandang pasok na nagmumula dito sa Team Jukes plus Arts. Getting an mega kill, a streak. Ito yung sinasabi mo kaninang core na medyo maganda para sa Team Chooks. Tignan mo yung ginawa ni Team Chooks kanina. Naglatag lang siya ng Glorious Pathway. Pwede na siyang umalis doon. Huli comes na. Oo, huli comes ka na kagad. Meanwhile, yung Claude dito sa Team Chooks eh nagpa-farm lang sa bottom lane. Close fight, man. Close fight. Sure, close fight. Close game na close. Okay. Close na close. Hindi natin malalaman kung sino pwede manalo. Kalimutan mo na yung Game 3, kalimutan mo na yung Game 1. Pero kaya nga na sinabi mo, paring Manjin, game, late game is in the hands of Team Jukes, at si Arts yung insurance nila para doon. Ang init ng kamay ngayon, yes. Si Arts. And actually, yung lineup kasi dito, ladies and gentlemen, ang side ng Team Doggy, merong ano eh, merong ticking time bomb talaga yan eh. Chango as a support, eh magiging late, matatagalan din yung spike nung kanyang power. Yung kanyang power spike, yung kanyang magic damage. Totoo yan. Well, Genius Man, available onto Arts. And now, we're winning out. There is an attempt to go for the push here in mula sa Team Doggy. Pero sa crab coin lamang sila nagkakadenyan. Imagine that 150 gold. Pero ganun yung effort na binibitawan nila para lang madehado ang isa't isa. Si paring Chooks, napagamit pa siya ng kanyang pampabilis dito ah. Tignan natin, Team Doggy sila na kumakapit sa patalim. Napupush na po sila ngayon, mga Chong. 8 minutes in, Team Chooks, sabi nila, sacrificial player lang talaga si paring Chooks. Ang next objective natin ay ang Lord Buff. Rene J, Luffy, and Tira. Pinipersa nila dito. Oh! Sorry, buddy. Oh, my Venus. Atras na lang din. Last Insanity. Ito yung problem talaga. Ibang-ibang playstyle ni Venus. Pagdating sa mga support, pagdating sa mga brawlers tulad ng isang export. Grabe talaga si Venus. Eh, no? Utility is 3. Roller falling row. But Roller will pop another BMI. Ang mahirap sa lineup ni na Doggy, wala silang mahuli dahil wala silang stun. They went for Arch. Mga kaibigan, unstoppable already on this Kagura. Bigla na lang nakita nyo, napura si Doggy doon. Ngayon, walang magagawa mga member dito ng team niya. Pero si Tira dumating bigla. You got the Kagura. Shutdown. Shutdown. Okay pala. Shutdown.